Hi, ma'am. Ma'am, nabanggit po may kaunting pagtaas na mga kaso. Can we be more specific? Gaano po kataas yung pagtaas na yon? And where can we attribute such? And should the public be alarmed by these rise in cases? Yes, thank you, JC. Ito pong pagtaas ng kaso nakikita natin sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. But up until now, it remains to be insignificant. It only becomes significant ang pagtaas ng kaso kapag nakita natin na alongside with the increase in the number of cases, nakikita natin na tumataas din ang mga admission natin sa ospital. So we tried analyzing itong mga medyo may kaunting spike ng cases sa iba't ibang lugar, looking at their hospitalization as well. And we can see that the hospitalization are still manageable, kapareho pa rin ng dati. It is not breaching itong mga thresholds natin na kailangan ay magtaas na tayo ng antas ng ating response. So ngayon po, bagamat meron ho talagang noted na pagtaas, hindi ho ito significant. At hindi ho natin kailangan mag-worry o mangamba, kailangan lang alam natin kung paano natin proteksyonan ang ating sarili. Alam ho natin na ang virus is here to stay, and the increase in cases or the existing cases, yung pagkakaroon po ng mga kaso natin sa araw-araw, expected na po yan. Kaya kailangan lang talaga protektado tayo, alam natin kung kailan tayo magmamask. Alam din po natin na ang bakuna ang pinakamabisa pa rin na proteksyon para sa atin. So we have noted 268 average daily cases as of April 3. This is a 29% increase from last week. Pag tinignan naman natin ang ating utilization ng ating mga kama across the country, nasa low risk pa rin tayo, it is at 16%. So ito nga po ang sinasabi natin that in spite na meron po tayong mga kaunting pagtaas sa iba't ibang bahagi ng bansa, ang ating pong mga ospital remains to be manageable. Thank you so much, Yusek and JC, for your question. May we, next question po will be coming from Dec Villanueva, Philippine Star. She's not with us right now. Yusek, the question po is, vaccination cards are not required anymore when entering several establishments, offices, and even during local travels. However, this has contributed to hesitancy of some people who still remain unvaccinated or those without booster doses. What are the measures that DOH can implement to be able to address the issue? In what other ways can we highlight the importance of being vaccinated together with the vaccination cards, Yusek? Thank you, Dec. No? So unang-una po, kasabay po ng direktiba ng ating current administration through our President Bongbong Marcos Jr., pinubuksan po natin ang iba't ibang sektor na para makabawi po yung ating ekonomiya at mabawasan din ang mga nagugutom sa ating bansa. Tayo po ay kaisa ng ating presidente sa direktiba na ito dahil nakita naman po natin na we have already manageable cases. Nakita natin pati yung ating mga ospital ay manageable po. And we know that we have safeguards already that if and when cases will increase and it's going to be significant because of hospital admissions, alam na po ng mga ospital natin, ready tayo na magtataas tayo ng antas ng ating response. So in terms of vaccination, kaya naman po ito ay hindi na ginawang requirement so that we can further open up our sectors. Alam naman po natin na ito pong pagbabakuna, no, marami pa rin po sa atin ang hindi pabakunado, and that will restrict them, no, at malilimitahan sila kung kailangan nila magtrabaho o kailangan nilang pumasok sa eskwelahan. So ang atin pong we rely on would be the behavior of our citizens na alam po nila na ang bakuna ang pinaka-protection laban sa COVID-19 na virus. Pangalawa, alam nilang proteksyon na ng sarili nila by wearing mask kung kinakailangan. So ito pong paggamit ng vaccination cards, actually ang vaccination cards po, it's really a form of documentation that you are truly vaccinated. Even though it's not going to be a requirement anymore for us to enter into establishments or to go to other places or areas in the country or outside of the country, as long as tayo po ay bakunado at meron tayong vaccination card, we know that we are protected. Hindi po natin kailangan ng gamitin ngayon ito po bilang tool para limitahan natin ang mga iba't ibang ginagawa natin ngayon. Kailangan po tayo moving forward
It is going to be each and every one of us, kanya-kanya tayo, individual decisions to protect themselves and their families as well. Thank you so much, Yusek and Dek, for your question. Another question po will be coming from JC Cosico, please. Ma'am, amid the rise in COVID cases and sa ngayon pong panahon ng tag-init, ano po yung inyong payo sa mga makikiisa po sa mga Holy Week activities like na visita iglesia, pabasa, and so on? Ayan. Thank you, JC. No? So, thank you for giving that question kasi gusto ho natin bigyan ng paalala ang ating mga kababayan. Semana Santa po ngayon. Alam po natin marami tayong activity, especially dun sa ating religious sector. Nandyan na po yung mga pabasa, naandyan po yung mga pagpepenitensya, naandyan po yung mga sinakulo, naandyan pa rin po yung mga practices na pinapako sa krus at iba't iba pang mga pag-harm sa sarili because of our faith. So, unang-una po, gusto nating ipaalala, tag-init na po. Ito na po yung season ng tag-init sa ating bansa. So, kailangan po talaga tayo po ay mag-ingat, lahat tayo. Hindi po pinipili ang edad sa heat stress, sa heat exhaustion, at saka heat stroke. Kailangan lamang po tayo ay protektado. Lagi po tayong uminom ng maraming tubig. Huwag po tayong bumilad sa araw. O kaya kung kailangan at hindi naman po talaga mapipigilan, tayo po ay magpayong. Magsuot po tayo ng mga light clothing. Huwag na tayong naka-jacket pa at mahahabang mga damit dahil po ito'y nakakadagdag sa init ng ating katawan. At ang pinaka-importante po kapag tayo ay makakaramdam ng kahit na anong simptomas na kakaiba sa mga nararamdaman natin, kailangan po ay sumangguni na tayo agad sa doktor para maibsan agad ang ating nararanasan. Ngayon, yung relationship po nitong tag-init, ito pong Semana Santa, dun po sa mga may kaunting pagtaas ng kaso sa iba't ibang bahagi ng bansa, tuloy-tuloy pa rin naman po ang ating pag-iingat dapat. So kailangan lang alam natin kung kailan tayo magsusuot dapat ng mask at saka kailangan siguraduhin bakunado tayo para lagi tayong protektado kahit na mag-join tayo ng mga activities with the proper protection, I think we will be able to be protected. So ngayong Semana Santa, pupunta tayo sa mga lugar na masisikip. Ang mga simbahan po ngayon, yung mga bisita iglesia o di kaya yung mga mass na ginagawa, marami po sa ating kababayan, they choose to go to mass. So marami hong mga tao sa simbahan. So sana po piliin natin na proteksyon na ng ating sarili. Mag-mask po tayo kapag maraming tao sa isang lugar para tayo ay protektado pa rin. Thank you, Yusek, and thank you, JC, for your question. Last question po from the submitted questions yesterday at yung pahabol questions po. May we ask Jenna Balaoro? She's not with us right now. The question po, Yusek, ay ano ang dangers ng sunburn sa tao? Meron po ba tayong data ang DOH kung ilan ang may mga skin cancer sa Pilipinas? Yes, Jenna, no? So yung sunburn, ito po ay form ng burn. Kapag baka hindi alam ng mga tao, alam po nyo may mga levels tayo ng burn, no? Yung pagkasunog ng ating mga balat. May mga first degree, second degree, third degree. So ito pong sunburn, we consider it already as part of this parang dimension, no, ng pagkakasunog ng balat. That's why it's called sunburn. So minsan makikita nyo, hindi lamang po namula yung kainyong mga balat, nagtutubig na yung ibang na bibilad masyado sa araw. And that is a form of a degree of burn already in our skin. So ito pong sunburn, yun pong mga pakunti-kunti, minor, hindi pa ho yan masyado nakakabahala. Pero yung nagstay kayo the whole day under the sun, tapos nakita nyo yung balat nyo ay hindi na lamang po namumula, pero parang pumuputok-putok na. At katulad nga ng sabi ko, yung iba nagtutubig, kailangan nyo na hong magpatingin sa doktor para mabigyan lamang kayo ng necessary na medication o kaya treatment para doon. Ang skin cancer, also the exposure to the sun, constant exposure to the sun can cause skin cancer. So that is a known fact. Dito po sa Pilipinas, ang skin cancer is
the number 26 form of cancer happening across the population. From 2011 to 2021, base po sa Philippine Dermatological Society, we had a total of 2,102 basal cell carcinomas and 614 squamous cell carcinomas. Pag tinotal natin itong dalawang to, we have around 2,700 Filipinos who have had cancer since 2011 sa kanilang mga balat. So para po makaiwas tayo sa mga ganito, because this is really preventable, ang paglabas po sa araw, iwasan po natin, no, kung atin pong maiiwasan, lalong-lalo na kung pag matindi ang sikat ng araw, and always wear sun protection. Yun pong atin mga nilalagay na mga sunscreens para po napoprotektahan din tayo from the direct effect of the sun to our skin. Thank you so much, Yusek and Jenna, for your question. Another question po will be coming from Patricia through a pahabol question po. The question po is, do we have statistics on the number of heat stroke or heat exhaustion incidents in the country this year? Yes, no. So Patricia, ito pong heat stroke ay hindi nakaka-capture talaga sa ating statistical system. Dito po kasi sa Philippine Statistics Authority, nakalump po into just one aggregate number lahat ng klase ng stroke. So meron tayo diyang cerebrovascular incidents, which are considered strokes, yung talagang nangyayari sa ating mga, usually sa mga nakatatanda. Pero yung stroke na galing sa heat ay nakalump din dyan. So hindi pa ho natin nakukuha yung disaggregated numbers from them. But we have our simple data that we get from our Health Emergency and Management Bureau. Ang atin pong kinukuha ay heat exhaustion. Ito po yung mga tao na nakabilad sa araw tapos nakaranas po ng mga minor signs and symptoms katulad po ng pagkahilo o di kaya yung parang nasusuka, yung iba ay sumasakit ang ulo, uhaw na uhaw. Ito po ay mga parte ng signs and symptoms of heat exhaustion. At itong heat exhaustion is a level which can lead also to heat stroke kung hindi maaagaran. So last March 9, we had a total of 33 individuals from four high schools in Valenzuela, NCR. And in March 23, these were 85 students from the National High School in Cabuyao, Laguna. Ang total po natin, 118. So these are incident reports. Kapag ka po nagkakaroon ng mga ganitong mga insidente sa mga specific public areas natin, inire-report agad sa Health Emergency Bureau natin, nakakapture po natin yung events. As for now, wala pa ho tayong na-report na severe o kaya yung mga naging critical dahil dito. Kung sila man ay nadala sa ospital, sila naman po ay binigyan lang ng first aid o yung karampatang lunas at pinauwi na rin pagkatapos. Thank you so much, Yusek, for the latest updates on heat stroke and heat exhaustions. May we, okay, another question po will be coming from the Manila Times, Red Mendoza. Online po ito, wala po siya ngayon dito. Yusek, gaano po kahanda ang mga hospitals at medical facilities natin ngayong long weekend? Tinitiyak ba ng Department of Health ang kahandaan ng ating mga pasilidad sa lahat ng nangangailangan tulong medikal ngayong bakasyon? Yes, Red, no? Lagi namang handa ang ating mga ospital, whether it be Holy Week or not. Yung pang-araw-araw po, handa lagi ang ating ospital para tugunan ang mga pangangailangan pangkalusugan ng ating mga kababayan. Especially for this Holy Week at saka nga nasabay talaga na sobrang init ng panahon, we are anticipating already ang mga kaso katulad ng heat exhaustion, heat strokes. Ito po ay talagang equipped ang ating mga ospital dahil hindi naman po kailangan ng specialized services para gamutin o kaya bigyang lunas ang mga ganitong mga insidenteng pangkalusugan. So yes, Red, handa po ang aming mga ospital. Hindi lamang during Holy Week, araw-araw ay handa ang aming mga ospital para tugunan ang mga pangangailangan ng ating kababayan. Thank you so much. Next question po will be coming from Matt Spiller. Hi, good morning po, Yusek. I have two questions po. Yung first question is, paalala po sa mga kababayan natin na magbabakasyon since tumataas na naman po yung COVID cases. And yung second ko po, may problema po ba tayo sa supply ng bakuna? Kasi like sa Manila po, yung available na lang nila na COVID-19 vaccine for adult po is Sinovac na lang. May problema po ba sa ibang brand? Thank you.
Thank you, Mads. No? So unang-una po yung paalala natin sa ating mga kababayan na magbabakasyon. Wala na ho tayong restrictions. No? I mean, maaari namang magbakasyon na, walang limitasyon. Maaaring pumunta ng ating mga kababayan at magkasama ang kanilang pamilya. Ang atin ay paalala. Paalala po na sana alam po natin how we protect ourselves. Kailangan lamang alam natin kung kailan tayo magmamask, especially kapag maraming tao, let's choose to wear mask. At saka syempre, sana bakunado po tayo lahat. Kasi ito pong pagbabakuna, pinaka-best na solusyon natin para matugunan po natin ang sakit na COVID-19. Hindi po natin kailangan matakot at hindi lumabas ng bahay dahil may kaunting pagtaas ng kaso. Kailangan lamang lagi tayong mapagmatyag, aware tayo na medyo tumataas pero hindi naman kailangan ikabahala. Kailangan lamang talaga alamin natin kung paano natin proproteksyonan ang ating sarili. So yung second question ni Mads, wala ho tayong problema sa supply ng ating bakuna. Meron ho tayong mga supply sa bawat local government. Meron din tayong supply sa national warehouse. So kung sakasakali po na nagkukulang na ang bakuna na supply natin sa iba't ibang local governments, maaari naman po silang mag-coordinate sa amin para mag-request ng supply para mabigyan namin sila. So siguro hindi lamang po nagkaintindihan yung pasyente at saka yung sa local government. Baka hindi niya naintindihan yung pagkakapaliwanag sa kanila ng local government na Manila. Because as of now, I think meron ho tayong enough supply kung wala man sa kanila. Nandun lang sa warehouse namin dito rin sa Metro Manila and we can easily provide for them. Thank you so much, Shisek and Mads, for your question. Another question po will be coming from GMA News. Lay Alves, please. Good morning po, ma'am. Ma'am, nais pong paimbestigahan ni Senator Tulfo yun daw pong kalunos-lunos na sitwasyon sa National Center for Mental Health. Nag-inspection daw po sila doon at nakita po nila yung hindi po maayos na condition po ng mga PDL. Ano po ang sagot ng DOH dito? Yes, thank you, Lay. No? So, unang-una po, tayo naman po ay laging bukas no sa mga ganitong klaseng investigasyon, pati na rin po yung ating mga ospital, ibang implementing units ng kagawaran ng kalusugan. Kapag tinignan po natin ang National Center for Mental Health, comparing it to before, malaki na po ang naging improvement ng ating National Center for Mental Health. Dahil tayo naman po, unti-unti through the years, nakapag-invest na po tayo sa ospital na to. Yun nga lamang po, syempre, pag tinignan po natin sa kabuuan, meron po tayong mga iba't ibang mga challenges no within the system of the National Center for Mental Health. Unang-una na po, sa tingin ko, ang pinupunto po ni Senator Tulfo would be yung pavilion doon po sa Center for Mental Health na nilalagakan ng ating mga kababayan na may mga kaso, criminal cases na nakapasok sa kanila doon. So medyo congested talaga yung area na yun, Lee. At para sa ating mga kababayan, para malaman nyo, this pavilion has been built to house around only 300 patients. Unfortunately, because through the years, nagkaroon tayo ng congestion dahil yung iba pong mga pasyente na ready na sila and competent na sila at nagamot na sila and ready to face already their charges sa court ay hindi pa ho na-endorse, no? Hindi pa nakukuha sa atin ng BJMP, no? Para bumalik sila dun sa kanila talagang dapat na puntahan. So ngayon po nakikipag-ugnayan tayo sa Department of Justice para matulungan tayo so that we can decongest this pavilion. In parallel naman, hindi naman din po natin nirely lang na antayin natin ang gagawin ng ibang ahensya. Tayo naman po ay nakapag-start ng magbuo ng another pavilion na malapit din dito because nga primarily nakita na natin na talagang congested yung space na yon for this specific patients. Kaya matatapos ngayon April yung phase 1 nitong building na pinapagawa to decongest them. May phase 2 po tayo, yung pondo niyan ay kikunin pa natin sa 2024 but at least we can already start decongesting the pavilion kapag natapos na po yung naunang building. As to the other things that were noted by Senator Tulfo, we have taken note of that and we're trying to improve no doon sa mga binigay niya kasi pumisita na siya doon sa National Center for Mental Health I think 2 weeks ago.
At nasabi naman niya doon sa aming medical director kung ano yung mga kanyang obserbasyon. Na ipaliwanag din naman ng aming mga ng aming medical director doon kung ano yung mga ginagawa nating improvements para hindi naman ganun ang maging estado ng ating mga pasyente. So, I just like also to clarify, this is a specific pavilion in the entire National Center for Mental Health. So, atin katulad ng sabi ko, unti-unti na po natin nai-improve ang ating services, pati na rin po yung itsura ng facility natin, how we maintain cleanliness and sanitation, atin na pong nagagawa yan. Meron na po tayong mga high-end equipment sa loob ng National Center for Mental Health na nagagamit na po natin since the time na naibigay ito. We have a CT scan there, meron na po tayong mga generators, meron na po tayong mga x-ray. Ang gusto lang nating sabihin, nag-i-improve na po ang ating mga serbisyo sa NCMH. Atin pong ninonote ang mga obserbasyon ng ating mga legislators, including Senator Tulfo. We are open to the investigation and we are trying to improve the situation and of course, yung convenience po ng ating mga pasyente doon. Ma'am, just a quick follow-up. Ano po kaya yung mga immediate steps na pwede pong gawin? Like, may sinasabi po siya sa lapag daw po natutulog yung mga tao nang walang kumot, walang unan. Tapos, hindi rin daw po maganda yung amoy sa pasilidad. And also, ma'am, last po, he also wants na paimbestigahan daw po yung umano'y anomalya sa paggamit po ng pondo sa National Center for Mental Health. Thank you, Leno. So, unang-una, sabi ko nga, bukas naman lagi ang ating mga implementing units sa mga ospital. Ang gagawa rin ng kalusugan sa kung ano mang investigasyon ang kailangang mangyari, no? Para lang masagot, no? Itong mga ibinibigay na obserbasyon. We will be open to that. We have our records, our transmittances. Lahat naman po ay kompleto dyan at sasagutin natin. Pangalawa po, ito pong mga sinasabing natutulog sa sahig at tapos medyo hindi po maganda ang amoy, ito po yung tinutukoy na Pavilion 6. No? Hindi po natin bibigyan ng rason na bakit mabaho, bakit walang tinutulugan. Meron po tayong mga ginagawa na ngayong improvements para lang po mabigyan ng convenience po katulad ng sabi natin at maging komportable naman ang ating mga pasyente sa loob nitong pavilion. And katulad nga ng sabi ko, hopefully matapos na talaga by the end of April itong isang building na ginagawa specifically from this pavilion para ma-decongest, para mailipat natin yung ibang pasyente. Yun pong mga amoy na sinasabi, ito po ay based on the sanitation, no, and hygiene that we had been implementing in the facility. So, alam naman po natin ano ang estado ng ating mga kababayan kapag sila ay naandyan. Nililinis po natin ang ating mga facilities and we are going to further improve on that. Pero syempre, yung ating din pong mga pasyente dyan, hindi naman po sila ganun ka-sound para magkaroon po sila ng, sa kanila naman ano, to clean themselves. Although we have our nurses, not who's taking care of them, para po mas maayos po ang kalagayan nila. So, yun po ang aming commitment and yun naman po ang nasabi ng medical center director namin kay Senator Tulfo. We are going to improve on the points that were noted at ito po ay bigyan lang kami ng konting panahon dahil inaantay din nga lang po natin ito pong isang building na tinatayo pa lang. Thank you so much, Yusek, for the clarification and Lay for your questions. Next will be Giselle Ombay, GMA News Online, please. Good morning po, ma'am. For the record lang po, ano mga health risk yung pwedeng makuha ng mga tao magpe-penitensya ngayong Holy Week, such as crucifixion, self-flagellation, and such? At discourage pa rin po ba ng DOH yung mga pahalik sa mga imahe, considering po na tumataas ulit yung kaso ng COVID-19 sa bansa? Thank you. Yes, thank you, Giselle. No? So, unang-una, yung flagellation, yung pagpapako sa krus, we do not encourage and we really do not parabang push for or support this kind of activities during the Lenten season. Unang-una, ang maari niyong makuha kapag kayo ay nagpapapako sa krus ay tetano. Maari rin yung makuha ay matetano rin kayo yung flagellation, yung hinahampas, tas yung minsan may mga pako rin yung dulo ng paghahampas, tetano pa rin ang katapat. Aside from tetanus, other infections, no? Maari rin ma-infection ng mga sugat na yan at maaring magkaroon pa ng
mas malawak na maapektuhan ng inyong katawan. So we discourage this. You can also have bruises and sprains. Kapag pinako po ang inyong mga kamay o mga paa, marami po tayong mga buto na maliliit sa ating kamay pati sa ating paa na maaring mabali kapag nadadaanan ng malalaking pako. So atin pong binibigyang abiso at saka reminder ang ating mga kababayan kung sakali pong pwede naman nating iwasan na maari naman tayong gumawa ng ibang sakripisyo para ipakita ang ating pananampalataya, maiwasan po sana natin dahil ito po ay maaring magkaroon ng mas bad effect sa ating mga pangangatawan at kalusugan instead na tayo po ay mapabuti because of this religious practice. Yun pong ating paghahalik sa mga poon, wala po tayong restriction ngayon. Katulad ng sabi ko, maari po nating gawin kung ano po yung mga usual na ginagawa natin. Dapat lang ang bawat isa sa atin, alam natin kung paano tayo mag-iingat. So it will be up to each and every person, bawat Pilipino, na isipin kung sa tingin nila, pag humalik sila, ay sila ay magiging safe. Maaari po nilang gawin yon. Pero kung kayo naman po ay sa tingin nyo ay hindi kayo magiging safe, don't do that. Just as long as you know how to protect yourself, magmask po kayo kung kinakailangan at pumupunta kayo sa matataong lugar, siguraduhin nyo po sana bakunado kayo kung nakikisalamuha tayo sa andami-daming tao kapag mga activities ng Semana Santa. Pangatlo, kapag tayo ay humahalik sa mga poon, may mga pampunas naman po yung mga simbahan. Although hindi natin magagarantsahan na hindi kayo mahahawa dahil pag pinunasan, pareho pa rin ang pampunas ng ating mga sakristan na nilalagay doon sa krus, no? So siguro po pinakamaganda, hawakan natin yung poon at tayo na lang ay maglagay sa ating dibdib kaysa dinidikit natin yung ating labi doon po sa ating mga poon na maari din pong makakos ng pagkakahawa-hawa. Maraming salamat, Yusek, for the reminders. May follow-up questions si Giselle? Ma'am, hingi lang din po ng updates regarding sa mga legal remedies na sinisik po ng DOH para mag-push through yung arrival ng donated bivalent vaccines. Ano po ang sabi ng DOH, DOJ and OSG dito? At ano po yung bagong target timeline natin as to the arrival and rollout of the bivalent vaccines? Thank you. Yes, Giselle, no? So katulad ng sabi natin, mukhang nandun tayo ngayon sa isang sitwasyon kung we are challenged by our legal situation. So unang-una po, nung nilift po ang state of calamity, RA 11525 ceased to exist. Within this law, itong vaccination law na RA 11525, na andyan po yung provision na yung tungkol sa indemnification at saka tungkol sa immunity from liability. So during that time na meron pa tayong batas na ganito, we had that kind of liberal, parang we had that kind of basis kapag tayo ay pumapasok sa agreement na merong immunity from liability na hinihingi ang ating mga manufacturers. Nung nawala po ang state of calamity and with that law na nawala na rin, ngayon po we are faced with that challenge where there would be no basis for government to sign on to this agreement because hindi naman po basta-basta nawawaive ang sovereign rights ng isang bansa. At iyan po ay isa sa mga hinihingi doon sa ng mga manufacturers is for us for them to be immune from any liability within our jurisdiction. So isa po yan sa pinag-uusapan between and among the Department of Justice, the Office of the President through ODESLA, pati na rin po ang Office of Solicitor General. We started working on this as early as I think that was February, at talagang hanggang sa ngayon wala po tayo makita pa na remedy na pwede sa ngayon because wala nga pong basihan ng ating gobyerno to enter into this kind of agreement. Pero syempre, nakikipagpulong pa rin tayo para makita natin what else we can do. The most concrete ngayon na option na meron tayo is our inclusion into the Center for Disease Control Law or Bill
na hopefully maipasa ng June ng taon na ito, kung saan nakasaad dyan yung mga indemnification at saka immunity from liability clauses that we found also in RA 11525. So as to the timeline, we will wait for this legal basis for us to enter into these agreements until we can be able to provide our citizens the exact timeline as to when bivalent vaccines will be available. Rest assured, kausap po namin yung COVAX facility, hindi po sila tumatakbo or running away from their commitment. Ang sabi nila, sila po ay mag-aantabay lang na magkaroon tayo ng enough basis and they are still very much interested to donate. Actually, ngayon po may pumasok uli na dalawa uling additional na countries who are still willing to donate bivalent vaccines to us. Thank you so much, Yusek. Next question po will be coming from Mark Fetalco, PTV News. Good morning po, Yusek. Para po sa mga deboto, ano po yung paalala ng Department of Health para po sa mga nagbabalak na mag-fasting bilang bahagi po ng kanilang pananampalataya? Yes, thank you, Mark. No, so we understand na po yung pag-aayuno o yung is part of our religious practice during Holy Week. Yung iba po, nagfa-fast sila for just one meal tuwing Miyerkules o kaya Biyernes. Ngayon, Holy Week kasi yung mga Katoliko sa atin, katulad nung mga practices na ginagawa, may iba na nag-aayuno ng isang buong maghapon. So ang atin lamang pong paalala sa ating mga kababayan, bagamat ito po talaga ay alam nating ginagawa natin dahil sa ating pananampalataya, sa pagmamahal natin sa Panginoon, pero sana iisipin din po natin na hindi po siya appropriate, especially dun po sa mga nakakatanda. Yun pong mga 60 years old and above, ina-advise natin na siguro po hindi na ho tama na kayo po ay sumasali dito sa pag-aayuno. Gumawa na lang po tayo ng ibang paraan para maipakita natin ang pananampalataya natin sa ating Panginoon para hindi naman po kayo mapahamak. Doon po sa mga taong may mga sakit katulad ng diabetes, katulad po ng mga iba pang mga sakit like cancer and all, yung pong pag-aayuno ay hindi na rin pong nararapat para sa inyo. Dahil ito po ay maaring magkaroon pa ng mas komplikado na epekto dahil sa inyong sakit kapag kayo ay nagmi-miss ng inyong mga pagkain. So sana po magkaroon na lang tayo ng alternatibong paraan para tayo ay makapagpakita ng pananampalataya katulad ng pag-iwas na lang muna sa pagkain ng karne, no? Yung abstinence natin from meat o di kaya ay magkaroon lamang po tayo ng alternative like we just pray or we go to mass instead na nag-aayuno dahil ito po ay may mga epekto rin po sa ating mga pangangatawan especially to those vulnerable. Thank you so much, Yusek and Mark, for your question. Third to the last question will be coming from ABS-CBN News, Vivian Gulia, please. Good morning, OIC, right here. Opo. I-raise po ba ng DOH yung alert level sa panahon ng Holy Week sa mga hospitals? From what period po ito to what period? The entire Holy Week? And then, ano po ang forecast ninyo when it comes to COVID cases pag dumaan na itong Holy Week period? Since, as we mentioned earlier, ina-expect na magkakaroon ng mga crowding sa simbahan, etc. Also, saan po ma-attribute yung nakitang slight increase sa COVID cases? Meron po bang bagong variant na mas nakahawa that's triggering this? Thank you, Vivian. No? So, unang-una yung sa variants, marami na hong pumasok na variants dito sa ating bansa and naitatala naman natin ito at nare-report natin doon sa ating mga talaan. No? Pero aside from variants, kung sakasakali nga na sa variant ng Omicron na mga pumasok dito, alam naman po natin na nagbukas na tayo ng lahat ng sektor. Kaya nga sabi natin, expected na talaga itong pagtaas ng mga kaso dito sa ating bansa o yung pagkakaroon ng kaso, no? Hindi pagtaas. So kung sakasakaling tumataas ng kaunti, tapos after 1 to 2 weeks bababa, tapos tataas uli, expected na po yung ganyang trend na mangyayari talaga because the virus is here to stay. Patulad nga ng sabi ko, magiging significant lang yan kapag nakita natin na ang ospital din natin ay tumataas din ang mga admissions. That's the time that we are going to provide, no, appropriate response. But in any case, ang atin po mga ospital naman at ang ating mga local governments ay handa na
kung sakasakali, no, we'll always be ready para po magkaroon tayo ng mga ganitong response or accordion principle. Hindi ho natin kailangan mangamba sa ngayon dahil may mga kaunting pagtaas. Kung sakasakali magtuloy-tuloy ang taas, basta tayo bakunado, tayo ay nagsusuot ng ating mask, hindi natin kailangan limitahan ang ating sarili at manatili sa bahay. Maaari po natin gawin kung ano yung dapat natin gawin na importante just as long as we know how to protect ourselves. Ang atin pong mga ospital during Holy Week, hindi ho natin usually tinataas ng code alert white. Atin lang po itong ginagawa kung meron talaga mga special activities in a certain area. Katulad po, halimbawa, dun sa mga lugar na magkakaroon ng mga prosesyon, ng mga pangmaramihan, doon po nagkakaroon po tayo ng mga alert level classification sa mga ospital katulad nung unang alert para equipped lang or handa lang tayo. Pero ito pong pag-raise kasi ng alert level ay hindi kinakailangan sa tingin ko. Kailangan lamang talaga maging mapagmatyag at saka talagang ready ang ating mga ospital. And all our hospitals are ready, no, irrespective of the season of the year. Lagi pong ready ang ating mga ospital. At ngayon nga po, tayo ay nakapagbigay na ng abiso sa kanila because it's Holy Week and because the heat is really, really oppressive. Tayo po dapat, no, ang ating mga ospital ay handa para makapagbigay tugon sa mga ganitong pangangailangan ng ating kababayan. Vivian, just follow. Last po sa mga clarification. While merong slight increase sa cases, are we also seeing COVID cases? Are we also seeing increase sa COVID deaths during the period po? Also, clarification on the pavilion. You mentioned isang pavilion lang po ng National Center for Mental Health yung may overcapacity na note kayo. From the 300 capacity noong pavilion, ilan po yung current capacity nito? Yes, Vivian. No? So, klaruhin natin. Not to say that only yung pavilion lang yun ang may problema sa atin sa NCMH. Ang sinasabi ko lang, ito po yung napagtuunan po ng pansin at sa tingin ko, dito po nanggaling yung report to our good senator. But of course, as I've said, we're trying to improve on all of our services and our facilities in the National Center for Mental Health. Dati po, ang capacity nito is 300 kung hindi ako nagkakamali. Ngayon po, it's almost double, no? So it's 600 plus already. And katulad ng sabi ko, nakipag-ugnayan po tayo sa Department of Justice para matulungan po nila tayo para kung sakali, we can already decongest by sending back those patients who had been endorsed to us because they had mental health issues but they were charged in court. Okay, thank you so much. Last two questions po. Kat Davila. Okay, the question po of Kat ay okay. Sige, before we ask the question of Kat, may we ask Lay Alves first to give her question. Regarding po the slight increase in cases, may bago po bang na-detect na sub-variant po dito sa atin? Sa ngayon, Lee, wala pa akong na-receive na report, no, na bagong detection of sub-variants. Although pag tinignan natin yung mga talaan natin, halos lahat na nung mga nakita sa ibang bansa ay na-detect na dito, no, based on our reporting right now. Ang kailangan lang natin talaga bantayan would be every time that there would be a new variant or sub-variant that comes in, saan natin sila nakikita. Ano yung naging epekto sa numero ng kaso at saka numero ng pagkaka-ospital dun sa area para makita natin if this specific sub-variant which have entered the country is causing impact, no, or nagko-cause siya ng bad outcome sa atin katulad ng pagtaas ng kaso, pagtaas ng ospital. So far, among all of these sub-variants which have entered already the country, meron tayong nakita mga kaunting pagtaas ng kaso, pero hindi natin nakikita na nakaka-cause siya na mas maraming pagkakamatay o di kaya nakaka-cause siya na mas maraming pagkaka-admit. So ngayon, yung sinatanong mo kung may bago bang variant na pumasok, wala pa kaming report na nakukuha based from our biosurveillance. Atin pong inaantayan, and it comes in regularly naman, and we post it para makita nyo. Thank you so much, Yusek. Final question lang po, may pahabol si Kat online po. Following the revised SAGE guidelines of the WHO on COVID-19 vaccination, will the DOH terminate any efforts or turn down previous applications for booster vaccinations for 5 to 11 years old and primary vaccinations for under 5 years old?
Atin pong pinag-aaralan maigi, no, itong rekomendasyon ng SAGE. Kailangan natin tandaan, ito pong lumabas na SAGE recommendations was just an article from a news article, so a media article. So kailangan natin makita yung kabuuan po ng official na rekomendasyon ng SAGE, and we are waiting for that, and we're working with WHO on this. Ito pong general na pinakita nitong rekomendasyon na to, na meron na siyang classifications as to who are eligible or recommended to have booster shots, to have additional doses, nakikita naman ho natin na in line at aligned tayo doon po sa kanilang rekomendasyon, na yun naman po yung ginagawa natin. Hindi natin kailangang itigil ang kahit na anong pagbabakuna ngayon na ginagawa natin sa ating bansa, dahil ito po lahat ay base sa ebidensya na ipakita natin at napag-usapan with our experts, and we already have this proof. Katulad ngayon na ito po naman ay nagiging mabisa dahil tayo po ay nagkakaroon ng ganitong protection among our population. So pag-aaralan pa natin dire-diretso itong WHO SAGE recommendations. We will also consult our experts para makapagpalabas po tayo ng guidelines natin talaga kung sino pa ang dapat magtuloy magpabakuna sa COVID-19. Thank you so much, Yusek. And these are all the questions we can accommodate for today's media forum. Yusek, your final remarks and message. Yes, gusto lang ho natin magpasalamat uli sa ating mga media partners na tuloy-tuloy ang pagtulong sa atin sa pagpapakalap ng tamang impormasyon. Maraming salamat din po sa ating mga kababayan. Alam po namin na kasama na po namin kayo dito with our national government and the other sectors of society na tumutulong para maibsan na po natin itong kinakaharap natin na sitwasyon ng COVID-19. Bagamat tumataas po ng kaunti ang ating mga kaso sa piling lugar sa Pilipinas, huwag po tayong mababahala, huwag tayong matatakot. Ang kailangan lamang po talaga, lagi po tayong aware, mapagmatyag po tayo, at ang pinaka-importante, alam po dapat nating proteksyonan ang ating sarili. At para alam natin o ang dapat nating kaalaman ay kailan ba tayo dapat magmask at kailan tayo hindi dapat nakamask. At ang pangalawa, alam po natin dapat lahat ang pinaka-importante at pinakamabisa na solusyon natin para labanan ang COVID-19 ay ang bakuna pa rin. So magpabakuna na po tayo, libre po ito, available sa lahat ng ating health center, at ito po ay garantisadong mabisa laban dito po sa sakit na ito. Pangalawang paalala po, ngayon po ay Semana Santa, at ang pinaka-importante rin, napakainit ng panahon. So tayo po, para maiwasan po natin ang mga iba't ibang mga kasakitan because of this, tayo po ay palagi ang mag-ingat. Manatili po tayo sa bahay kung wala naman tayong gagawin na importante. Kung kailangan lumabas para gumawa ng mga religious activities, ugaliin po magdala ng payong, magdala ng sombrero, magdala ng tubig na malamig. At saka po, lagi po kung may mararanasan na kakaiba, katulad ng pagsakit ng ulo, pagkahilo, pagsusuka, init na init, o kaya uhaw na uhaw, magpasangguni na ho tayo sa ating mga doktor para po tayo ay magkaroon ng kalunasan dito sa ating nararamdaman. Pangatlo po, ngayong Abril po, atin pong gugunitain ang National Hemophilia Awareness Month. Atin po rin gugunitain ang World Health Worker Week ngayong unang linggo ng Abril, at ang World Health Day sa darating na Biyernes, April 7, which is a Good Friday. So wag po tayo mag-aatubiling lumapit sa ating mga primary care centers para makatanggap ng serbisyong pangkalusugan. This is in line with our World Health Day, kung saan pinapasinaya natin o binibigang recognition natin ang value po ng ating mga primary care facilities, kung saan kasama po ito para mabigyan ng appropriate na serbisyong pangkalusugan ang bawat nating mamamayan. At sa atin pong mga healthcare workers, since it is World Health Worker Week ngayong unang linggo ng Abril, gusto ho namin kayo uling bigyan ng pasasalamat, taus-puso po galing sa kagawaran ng kalusugan, sa lahat ng sakripisyo, kagalingan, at saka lahat ng trabaho at hirap na dinaranas para lamang po makapagsilbi sa ating mga pasyente, sa ating mga facilities. So maraming maraming salamat po. Walang papantay po sa inyong serbisyo na naibigay na at ibibigay pa sa ating mga kababayan. And panghuli, gusto lamang ho natin magpasalamat and also
to remind everybody, let us all stay healthy para po tayo lagi ay protektado, hindi lamang po sa COVID-19, gayon din po sa iba't iba pang mga sakit na meron po dito sa ating bansa. Maraming salamat and we will see all of you next week. A blessed Holy Week to all of you.